Muli tuloy. First one to taste. Lasang dynamite. What's up, fabulous people? Welcome back to my YouTube channel. My name is Rain Fabulous. And today's video, guys, is gagawa tayo ng dynamite. Ayan, sa mga nakakaalam is, masarap to. Birang-birang to gawin kasi yung iba naaanghangan. And yung iba, kasi tayo, guys, iba-iba ang ating lasa sa mga anghang. Iba-iba ang tolerance natin sa anghang. So ngayon, para hindi ganun kaanghang, meron akong i-share sa inyo na tips kung para hindi ganun sa kaanghang pag niluto to. So, ang ingredients natin ngayon is meron tayo, syempre, of course, sili espada. Sunod, meron tayong cheese, meron tayong ground beef, at saka meron tayong kulang which is the lumpia wrapper. So, wala pa yung wrapper. Mamaya on the way na yung lumpia wrapper natin. So, hindi tayo kompleto ngayon. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano gawin. Pero yung sinasabi ko sa yung technique para hindi ganun kaanghang, ang gagawin natin is kukuha tayo ng tubig. Itong tubig na to, guys, meron siyang asin. So once na nalinis na to, di ba, ganito, tatanggalan natin ng buto. Ayan, tatanggalan natin ng buto. Ayan, hihiwain mo lang siya. Lilinisan lang natin kasi hindi naman natin to isasama sa pagluluto yung buto. Ayan. So ganyan ang mangyayari. Tapos ito na siya. Yan, natanggalan ko na siya, maraming mga buto. So ibababad mo siya dito ngayon para, yun yung sinasabi ko yung technique, ibababad nyo siya dito para yung anghang niya hindi ganun, tsaka hindi siya ganun kalang sa pagkinain. So kung napapansin nyo, pagkinain nyo yung iba, pag nagluto nito, nalalasahan nyo yung tawag dito, yung langsa ng sili kasi malangsa rin siya. So ibababad nyo siya sa tubig na may asin. So mga siguro i-marinate niyo lang siya siguro 1 to 2 hours. Yung iba ginagawa overnight siya. Pero ngayon, ibababad natin siya 1 to 2 hours. Tapos, yun nga, meron tayong ground beef. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano gawin ang ating dynamite. Sa mga hindi ko pa subscribers, please do share and like our YouTube channel, and of course, do the notification bell para updated kayo sa ganap na ating YouTube channel. So enjoy cooking. Okay, ito na nga, gagawa tayo ng dynamite. So kanina, wala tayong ingredients na lumpia wrapper. So ngayon, after 48 years, dumating rin sa wakas. So meron na tayong, kompleto na tayo, meron tayong lumpia wrapper. Meron tayong ground beef, at meron tayong cheese. Meron tayong egg. Meron tayong, of course, sili, the main ingredients. So, umpisahan natin ang paggawa ng dynamite. So, gaya ng sinabi ko kanina, meron tayong paraan para mabawasan ang anghang o kaya yung langsa ng sili natin, yung siling espada. Babadyo lang siya sa tubig na may asin. So, siguro marinate nyo lang. So, ito na marinate na to. So, pinatuyo ko na siya. So, pwede na natin siyang gawin. Pwede natin gawin ang ating dynamite. So, ito ang ating procedure. So ito nga pala, guys, niluto na yung beef, niluto na natin yung beef para may timpla na yung beef natin. Ginisa na natin to. Depende na yun kung naayon sa inyong timpla. So igisa nyo lang yun. So lalagyan natin ng cheese. Ayan. So maiksi yung mga cheese natin. So dugtong-dugtong lang. So ayan na siya. So ito yung magiging resulta niya. Ayan. So babalutin lang natin siya. So pag binalot natin siya, guys, kaya may itlog para mas para dumikit siya. Ayan. I-roll lang natin siya ng i-roll. Ayan. Tapos meron tayong egg. Ayan, para dumikit yung wrapper natin, lalagyan natin na syempre egg. Ayan, para hindi siya bumuka.
siya. So gagawa tayo ng marami. So ito na siya, gagawa tayo. So ganun lang, repeat lang ang ating procedure. So once again, kuha tayo na. Ayan. Ground beef. Ayan. Kung gusto niyo ng sobrang sarap, gusto niyo, damihan niyo na lang ng ground beef. Ayan, with cheese. Ayan, scatter lang. Scatter. Ayan, tapos, again, ibabalutin lang siya ng ating lumpia wrapper. Ayan. So, kakamayin nyo talaga siya, guys. Pero kung meron kayong brush, pwede siyang brush ang gamitin natin. So, since wala kaming brush, malinis naman yung kamay ko. So, ayun na nga, natapos na ang aking pagbabalot ng lumpia wrapper sa ating dynamite. So, natapos na siya. So, ang next step natin is, it's prito time. Dapat deep fried siya. Maraming oil para talagang mag-crunchy siya. So, masarap to dahil marami ako kami nilagay na ground beef at timplado na yung ground beef natin. At, meron naglagay rin tayo ng cheese. So, naubos na yung ating mga ingredients. So, nandito na siya lahat. So, prito na lang! Ito na. Frying time! So ngayon guys, ipiprito na natin ang ating ginawang dynamite. So abangan ang aking pagluluto o panoorin nyo ako kung paano ako magluto. Pero sa ngayon, hintayin mo natin uminit yung mantika. Ayun yung mantika nyo. Pero dapat marami-raming mantika. Pero dahil konti lang yung mantika namin, kaya na yan. So siguro wag lang lahatin, konti lang. Ayan. Ayan siya. Perfect. So, deep fry siya dapat para lutong-luto. Ayan. Saka hintayin mag golden brown ang ating luto, ang ating dynamite. So, pag nag-golden brown siya, so ready na siya para iahon sa mantika. Yeah. So ayan, natapos na ang aking dynamite version. So sa tinip, binigay ko tip kayo para sa hindi ganun kaanghang. So yun na nga, ibabad nyo siya sa tubig na may asin bago nyo siya lutuin. So ayan, sana magustuhan nyo at magustuhan ng aking mga kasama rito. Sa lahat ng mga subscribers ko, thank you so much. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa ganap ng aking YouTube channel. Bye, Fabius! First one to taste! Lasang dynamite. Ang dami niyan, maubos natin 'yan. Sarap, super crunchy, ang init-init. Sarap na sarap. Take a look. Kamay ako eh. Sarap. Lugay na kay ko kakanunon ani. With the rice. Pagkat. Yummy. Okay. Chicken. Ha? Mulit eh? Sarap. Hindi siya ganun kaanghang. Maanghang pa rin siya, pero hindi siya ganun kaanghang. Ano masasabi mo, boss? Lasang dynamite.